ways kung paano i-increase ang milk supply mo. Hi guys, this is Nikki and welcome back to my channel. So for today, I will be sharing with you my 15 ways and mga ginawa ko to increase my breast milk. So if you want to know more about it and you're interested, just keep on watching. So by the way, this is my son. His name is Nico. He's 5 months old now. Say hi! Hi! Ayan, tingitin ang buhok ko. So number one, stay hydrated. Kasi bakit? Kasi di ba pag nag-breastfeed tayo, feeling natin, lagi tayong gutom and lagi tayong uhaw. That's normal. Kasi syempre nag-release tayo ng milk eh, di ba? So, mas maganda if lagi tayo hydrated. Mas maganda if meron kayo nung jug of water para kita nyo if punuin nyo yun and then makita nyo kung makakainin kayo ganon and makita nyo kung nasa na kayo at anong level na ganon. Ako, ganting ginagamit ko. Oo, anak. Ganito siya. So, para akita ko talaga yung naiinom ko. So, ang una mong gagawin dapat is yung inom ka muna ng water. Kasi pag uhaw ka or gutom ka, iisa yung signal ng brain natin na ibinibigay sa atin. So, ang ginagawa ko, umiinom muna ako. And then, pag, para feeling ko, gutom pa rin ako, edi tsaka na ako nakain. Ganon. Yun. Tapos, wait lang. Anak, nagsipin tayo. Tapos, ang kasunod is eat ng mga malunggay and tinol. Eat mga masasabaw na pagkain like tinola, sinigang, yan, lagyan nyo ng mga malunggay yan. Tapos halaan, sinigang, mga ganon. Good if you're na, if nakain ka ng ano, ng halaan. Ako kasi, ang kinakain ko lang dyan, salitan lang ako, like tinola, tsaka sinigang. Ganon lang kinakain ko kasi hindi ako nakain ng mga seafood or ng mga shells na ganyan. And then third tip is nurse on demand. So what is nurse on demand? So kada kailangan ng baby mo, nurse ka lang directly kayong dalawa, ganun. Kasi law of supply and demand. So the more na ano na mag-demand yung baby, mas lalakas yung supply, 'di ba? So, yun. Ganon, di ba, baby? Kaya ito, medyo demanding to. Kaya madami ang supply, eh. Ayan. So, dito tayo. Ayaw niya umupo dun sa kanyang chair. So, dito na lang tayo. Ayan, lalain mo yan. So, number 4. Take mga supplements. Like, mga, ano to? Mega malunggay, natalak, or natalak. And mga legendary, ganon. Tapos yung mga fenugreek, ganyan. Yung mga nasa capsules. Pero ito, optional to. If like, okay ka naman uminom ng mga capsules, good. Pero if not, if hindi ka naman mahilig sa ganon, edi stick ka na lang dun sa mga malunggay, ganyan. Kainin mo lahat ng malunggay, tapos lahat ng pagkain mo, lagyan mo ng malunggay, ganon. So like ako, hindi kasi ako mahilig sa gulay. So ito yung way ko. Ganon. Ano ba yan? Tapos, kasunod is number 5. Eat lactation treats. Lactation treats and lactation drinks. So, ano yung mga iniinom ko na lactation treats? Unang-una is yung kay Mommy Charlotte. Yung lactation treats by Charlotte. Super sarap as in. Parang hindi kumpletong araw ko hanggat hindi ako nakain nun. And then, yung mga spread. Like yung kay Ava's Kitchen. Yun. Tsaka yung sa Big Dog's Kitchen. Parang ganun. And then, meron ding yung sa Mother Nurture, yung choco drink. I think meron ng coffee and choco drink. Ako, ang ininom ko is yung choco drink. Wait lang. Anak! So, struggle is life. Pasensya na mga mamisin talaga. Anyway, ang kasunod naman po is Gatorade na blue. So, ginawa ko din to. And feeling ko, may effect din naman siya. So, yun, pag may available na Gatorade na blue, binibili ko na lang din. Tapos, shake. Yung mga natural na shake. Ang alam ko, basta lagyan nyo lang ng coconut water, ganyan. Meron mga ganon eh.
yung mga shake na nakakapagpa-increase ng milk supply talaga. Isang maganda sa mga shake is yung gamitan nyo ng coconut water. And then, aray ko. And then next naman, number 6 is know the proper breastfeeding techniques and position. So this will be a different video. Ilalagay ko na lang yung panong yung mga breastfeeding techniques at saka ano different positions na pwede nyong gawin. And then number 7 is yung skin to skin contact. Kasi skin to skin contact with baby once a day. Yun yung parang ano wala kayong damit parehas like halimbawa sa umaga or sa tanghali ganyan. Meron kayong skin-to-skin contact na kayong dalawa lang, ganyan. Ayan. So, maganda yun. And then, next naman is, use your haka, yung silicone pump ng haka. Kasi, bakit? Kasi, para makatch yung letdown mo, di ba habang nagda-direct latch ka kay baby, mas okay if yung kabila, hindi nasasayang yung milk mo. So, yung mga ganun, makakaipon ka ng mga 2 ounces or 3 ounces, ganyan, hanggang 4. Depende kung gano'ng kalakas yung milk supply mo. So, yun. Isa yun sa mga ginawa ko para makaipon ako ng milk stash. And then, number 9 is pump siguro ng mga around 2 to 3 times a day. Ganon. Ako, ang ginawa ko is, if may breast pump ka, electric or manual, maganda to. Kasi, para ano mo yun, parang ano, demand and supply. The more na kailangan ma-feel ng body mo na, uy, kailangan natin mag-produce ng milk, ganyan. So, pag pinapump mo, di ba, yun, mas mag-increase pa yung supply mo. So, ang ginagawa ko nun is, dina-direct latch ko muna si baby. Ganun muna kami. And then, tsaka ako nagpa-pump para ma-empty. Pero, syempre, the best pa din mag-empty ang baby. Kasi pag sila talaga ang nag-empty ng breast natin, talagang said na said. So, ganun ginagawa ko. Pero, yun. And then, mag-pump ka ng in between 1 a.m. to 5 a.m. Kasi yun yung kalakasan ng parang, ano to, ng pag-produce ng milk natin. Kasi syempre, tulog or nakapagpahinga rest na ganyan, mas, ano doon, mas okay mag-pump ng ganong oras. And, aray! And then, isa pang tip ko is, ano ba yun, anak? Pump ka kahit walang nalabas. Kasi eventually, may lalabas din dyan. Ganon yun. So, okay lang if, parang huwag kayong madi-discourage if feeling nyo wala nang nalabas. Ganon. Oh, wait lang. If feeling nyo wala nang nalabas. Kasi may lalabas at lalabas talaga dyan. So, ayun. And then, next is, try doing power pumping. Yung pagpa-power pump. For a week. And then stop. So, ano ba yung power pumping? Ito yung pampalakas lang ng milk supply. Ano ba yun? Ano, parang uulit ako nito. Wait lang. So, next is, wait lang. Nawala na yung baby ko kasi nagdadede na siya ngayon. Tsaka sa lukuyan. Aray! Nangangagat. And then, yon, try doing power pumping nga, yung sinasabi ko na magpapa-increase din ng milk supply mo. Iba to dun sa normal na pumping lang. Ito is yung parang pump ka ng 20 minutes and then rest ka ng 10 minutes and then pump ka ulit ng 10 minutes and then rest ka ng 10 minutes and then pump ka ulit ng another 10 minutes para yon sa parehas na boob mo. So, ganun yung gagawin mo. Gawin mo siya for a week and ewan ko na lang kung hindi lumakas yung milk supply mo. Pero syempre, medyo mapapagod tayo, ma-exhaust yung katawan natin, mentally, physically, ganyan. So, dapat uminom, kumain ka, huwag ka muna mag-diet. Ganon. So, yun, medyo nawala na ako sa frame ng camera kasi may batang maliit dito. And then, number 11 is do warm compress. Kasi, ako, nabasa ko yan, and okay naman siya. Ginawa ko siya. Ang una kong ginamit is yung Tigo 199 ng, from SM. Yung ginaganon-ganon lang. Yun, okay naman siya. Par feeling ko, mas na naayos yung flow nung gatas, or mas naiilabas niya. Para hindi siya tumigas, yung mga ganon-ganon. Dito, nilalagay ko dito, sa ganito. Yun, ginawa ko yun. And then, number 12 is do massage or hand express once nagda-direct latch kayo. Ganyan, ginaganon ko. Or pag nagpa-pump.
ang ginagawa ko is parang C, like dito and then dito. And then parang pa ganun. Massage mo everywhere para hindi lumalabas yung parang mga kung ano-anong mga monster, maliliit na. Parang mga milk monster na maliliit na nabubuo. Kasi ako pang minsan may tendency mag ganun, like parang may mga namumuo-muong ganyan-ganyan. Parang shocks, may lalabas na ba doon? Parang ano yun, but parang may mga, matatry nyo yan kapag, may experience nyo yan kapag ano, hindi kayo nakapag-pump or hindi kayo nakapag-panede agad or tulog yung baby nyo, ganun. Natry ko yan. So, ang ginagawa ko, nakatulong is yung pagmamassage. At saka, yung number 13 is use a lavi massager. Ito naman is optional. If you have the budget, why not? Try mo. Okay siya kasi hindi ka na mapapagod mag-hand express. Ginaganon-ganon mo na lang and madami siyang parang iba't ibang modes. So, yun, okay siya. Mabilis siyang makapagpa. Wala nang mga clog ducts, ganun. Parang, yun. And then, number 14 naman is offer both breast or offer both sides ng breast mo. Ako, ang ginawa ko, ang pinadalas kong anuhin is yung left kong in-offer. In-offer ko palagi yung left kasi parang feeling ko dun yung mahina ko at malakas ko yung right. Tapos, yun, ang tendency naman, masyado naman naging malakas masyado yung left ko compared dun sa right. So, i-balance nyo. So, ngayon, ang ginagawa ko na, like, halimbawa, from right siya nag-dede, right siya huling nag-nurse. So, next latch niya, right pa din. Tinitingnan ko lang kung if may maubos and then tsaka kami lipat. If wala masyado, edi dun sa kabila. Ganon. Or, mas maganda, i-empty nyo na kada latch niya. Halimbawa, tulog na si baby, ganyan, or nabusog na siya. I-empty nyo agad yung boobs nyo para makapag-produce agad yung body nyo ng more milk. And then, number 15 is rest well and avoid stress. And eat enough food. I can't stress that enough kasi talagang nung nawalan ako ng gana kumain, feeling ko humina din talaga yung milk supply ko. So, hindi muna ako masyadong nag-diet. Plus, nung wala akong gana kumain, pinilit ko kumain kasi, ano to, humihina yung milk supply ko. Kawawa naman yung baby ko. And then, number 16, ito is bonus na, is motivate and trust yourself. Kasi yun lang talaga yun. Feeling ko, pag tiwala ka naman and minomotivate mo talaga yung sarili mo, magkakaroon ka talaga ng gatas. Like, if talagang very, ano mo yun, dedicated ka and talagang gustong-gusto mo magkaroon ng breast milk or mag-increase ang breast milk mo, gagawin mo lahat. Kasi ako, ginawa ko talaga lahat. Tapos, ang tinetest ko na lang yung nipple ko, parang pinipisil ko siya ng chuk-chuk-chuk, ganon, para makita ko kung may lumalabas. At pag may sumiro, hindi ibig sabihin nun, meron, ganon. Tapos, ano ba i-share ko sa inyo? If tatanungin nyo naman ako, bakit gusto ko ng mag-increase yung breast milk ko? Sino ba naman ang ayaw, diba? Siyempre, mas, the more, the merrier. Ganon yung gusto ko eh, parang, although, okay din naman yung enough lang. Kaya lang ako kasi gusto ko talaga yung my stash. Bakit? Kasi, para, alam mo yun, hindi ako taling-tali kay baby. Although, okay lang din naman yun. Kaya lang gusto ko, somehow, may me time ako. Like, halimbawa, lalabas ako, punta ako sa mall, or may papagawa ako, ganyan, or may trabaho. Kaya ko lumabas na basta nandyan yung husband ko, kasi ganun lang ginagawa namin. Basta nandyan yung husband ko, pwede ko silang iwan, and then, sa bote na lang siya. Tapos, breast milk ko na lang, ganun. Marunong naman siya at an early age, marunong naman siya ng ganun. Yun. So, there, I hope nakatulong sa inyo ang video na to and sana mag-increase by doing all this or by doing some of this, sana mag-increase ang inyong milk supply. Thank you for watching and if may suggestions kayo, comment down below sa comment section and see you on our next video. Bye! Say bye-bye! Bye! 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 Say bye-bye na! Say bye!